I have a destiny I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Mula po sa verse 35. Ayan, sabi po dito. At isa sa kanila, isang dalamhasa sa kautusan at ang tanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. So, ano ba po ang pinakadakilang unang-unang utos? Ang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. So, ibig sabihin po, ito po ang pinakamahalagang utos ay ang mahalin natin ang Panginoon. Amen? So yung pag-iibig po, pag sinabi, iniibig po, minamahal mo, hindi lang po yung ang ibig. Kinakailangan, pinapakita yan at ginagawa siya. Amen po ba? Katulad po ng babaeng bale sa Lucas 21 mula sa verse 1. Ang ganda. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng dalawang kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ang naghulog ng higit kaysa sa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang ang din na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon ng dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang buo niyang ikabubuhay. Amen? Ang tunay na nagmamahal sa Panginoon ay buong buo niyang ibibigay. Amen? Kayang-kaya niyang ibigay. Pagmahal mo ang Diyos, mahal mo si Lord, katulad ng babaeng balo na ito. Yung babaeng balo, wala nang kapartner sa buhay. At wala nang inaasahan kundi si Lord. Pero hindi natakot. Sabi natin, hindi natakot. Bakit hindi natakot ang babaeng balo? Kasi binalutan niya, na binalutan siya ng pag-ibig para sa Panginoon. Amen? Na ibinigay niya yung pinaka-the-best. Alam mo, sabi nga yun, itong babaeng balo nito, hindi lang niya sinabing, I love you Lord, I love you Jesus, I love you God. Yung pag-ibig niya, hindi lamang ang gandibig, kundi siya po ay ipinakita po niya ito at siya'y kumilos. Na tunay nga po, number one, iniibig na talaga at minamahal ang tunay ang Panginoon. Number two, sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig na sobra, siya'y sumunod sa Panginoon. Number three, dahil mahal niya ang Panginoon, siya'y nagbigay. Sabi nga din, kaya siya nagbigay? Sabi mo, kaya siya nagbigay? Dahil mahal niya sobra ang Lord. Amen. Yun ang ibig sabihin, hindi na yung I love you Lord, I love you God. So, pinag-
sa kanyang pagmamahal kay Lord, siya'y nagbigay sa kanyang pagmamahal sa Panginoon, pinaka-the-best ang binigay niya. At hindi lang pinaka-the-best, mas malaki dun sa mayayaman. Amen? Amen! Mas malaki, ibig sa naginayang magbigay ng malaki. Garapin namin ka, tayo mo huwag ang naginayang magbigay ng malaki. Wala naginayang magbigay ng the best. So, ibig sabihin, ito po ang pagpapatunay na mahal. Mahal na mahal ng babaeng pero ang Panginoon. Ang tunay nagmamahal, nagbibigay. Tama, Sister Elisa? Ang tunay na nagmamahal, hindi lang nakapipig lang I love you. Ay, nagbibigay ng the best. Di ba, Sister Tess? Ma'am Tess? Amen? Amen. Ang sobrang nagmamahal ay talagang mas malaking magbigay. Di ba, Sister Marita? Hallelujah! Praise God! Palakpan natin ang Diyos na buhay. So, alam niyo po, marami po tayong kung bakit po tayo nagbibigay dahil mahal natin ang Lord. Amen? Pangalawa, ang pagbibigay natin, yung pag-ibig natin sa Diyos, magliligtas tayo ng maraming kaluluwa dahil mahal ng Panginoon ang maraming kaluluwa. Now, marami po, tayo po ay umiikot ang Kerojep simula po sa senior pastor natin. Mamaya po siya po magtuturo. Apostol Ricardo de Carillo, marami tayo po pinupuntahan lugar. Actually, tayo po pumunta na ng ibang bansa at kailangan tuloy-tuloy na po tayo pumupunta ng bansa. Pumunta na po tayo ng bansa, ang Linggo ng Diyos, ang kanyang ang pamilya niya. So, dapat tuloy-tuloy po ito dahil yan po ang mandate. Yan po ang gusto ng Panginoon na gawin po natin. Amen? Okay, dito meron tayong cable, channel 77. Amen? So, yung mga yan po, isa po sana para ma-upload ang dapat ma-upload. At probinsya, Metro Manila, Luzon, Visayas, at Mindanao, ay umiikot po tayo ang Kingdom of Jesus kaya hindi po nasasayang ang pagbibigay nyo ng first fruit. So, ang first fruit, kagaya ng babaeng balo, ibinigay nyo yung buo. Yung buong kabuhayan niya, binigay niya. Amen? At bakit kaya niya ibigay ang buo ng kabuhayan? Dahil love niya si Lord. Sobrang love niya si Jesus. Tama? Sino dito ang sobrang love niya si Jesus? Taas ang kamay. Yan, sige. Taas po. Ayan. So kung love natin si Jesus sobra-sobra, tularan natin ang babaeng balo, hindi lamang yung sinabing I love you, kundi pinakita niya at pinadama at siya po ay gumawa. Ito po ay pinakita niya sa pagbibigay. Amen? Tayo po ay magkaloob. Po. Ang Pampanga po, ang Cabrera Garcia po, kami po ay lumuluwas sa ating main church. Makinig po tayo lahat. Sa bawat pagluwas po namin, ay lagi po akong nananalangin sa Panginoon na kahit sabihin natin po na malaki ang pamasahe, malaki ang gastos, pero sulit na sulit. Eh, yung prayer po namin, yung prayer ko po na masigit na dakilang kapangyarihan ng Diyos. Sa bawat pagpunta namin doon, ay mayroong dakila ang gagawin ng Panginoon. Amen? At yun naman po talaga ang prophecy ng Panginoong Jesus sa lingkod niya, Apostol Ricardo de Carillo, ang ating senior pastor ng Kingdom of Jesus Fellowship. At yun po ang pangako niya na ibubuhos niya pa na higit at matindi pong kapangyarihan. Kaya nung Sunday po, nung hindi pa po nagtuturo ang lingkod ng Diyos, nag-alter po na siya, nagtumawa po, ay grabe po ang lakas ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi pa po siya nag-preach. Amen? At grabe po ang pagbuhos. At talagang hindi po nang paintindihan ng bawat isa, pati po kabataan, talagang grabe po. At lalo na po, bumuhos ang malakas na kapangyarihan ng Diyos noong huling-huli na po na alter ko. At ako po mismo, papunta pa lang po ako, imbis na tatayo po ako sa harap, ay talagang dumapaan na po ako sa lakas ng kapangyarihan ng Diyos. Amen! Palakpak tayo sa Panginoon! At habang ako po ay nakadapa, kasi ang design ng puso ko ay matupad at
yun para sa atin lahat. Sabihin mo para sa atin lahat. Yung kabigatan para magligtas ng kaluluwa. At iniyak ko talaga sa Panginoon yung mga tinatawag na para maglingkod sa Panginoon. Talagang yung ilagay na sa puso ko ng Panginoon. At pinaunawa sa akin ang Diyos, bawat lugar ang tatawag ang Panginoon na maglilingkod sa Kanya. Amen! Amen. Nandito ba yung tinatawag ng Panginoon na maglilingkod? Amen! Amen. Praise God! At yun nga po, yung ating mga kapatiran po, kabataan, talaga yung pagpatak ng Diyos, hindi lang yung patak lang, talaga pumuhos at lahat po kami gumulong sa presensya ng Panginoon. Amen! Amen po! Kaya napakasarap umaten ng mga dalupo lagi sa KOJF at lagi tayo nakapakikinig, lalo na sa lingkod ng Diyos, ng Senior Pastor, ng Kingdom of Jesus, talagang grabe po. Hindi tayo nabibigo. Kahit gumagastos, kahit malayo, hindi po tayo bibiguin ng Diyos. Lagi siyang may ginagawa ang Panginoon. Sulit na sulit. Sabi mo sa katabi mo, sulit tayo ngayon. At patuloy na magiging sulit ang ating pag-aten at pagdalo pagpunta sa gawain ng kerajot ng Kingdom of Jesus. Amen? Amen! Amen! So yun po, pinabalik ko po lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. At meron pa po, may po magpapatuto, kasama po namin itong umaten. At meron po dakilang ginawa ang Panginoon sa buhay niya. Isa po siya din pastora natin ng kerajot ng Kabiyar. Palakpakan natin ang Panginoon si Pastora Abel. Magandang umaga po sa ating Panginoong Diyos ng buhay. Tunay nga po na grabe po ang kapangyarihan ng Diyos na aming naranasan nung kami po ay umaten sa Maine. Bagamat, ano po yung sabi nga po namin noong una, hindi po ayaw po namin umaten kasi po marami pong kadahilanan. Pero nagpapasalamat po kami sa Panginoon kasi nga po, yung pong salita ng Diyos na ating napapakinggan ay tunay na nandito na po sa puso natin. At sabi po ng Panginoon, nangungusap po lagi ang Panginoon sa buhay ko din na, ang sabi po niya, huwag mo na sayangin ang salitang narinig mo sa akin. Noong po na ako po natatakot maglingkod sa Panginoon. Pero dahil nga po sa pag-attend sa main, at yun nga po, sabi nga po, Lord, nag-expect po ako ng napakalaking bagay na aking maranasan sa aking pag-attend. At yun nga po, hindi po ako binigo. Kasi po, hinihingi ko po sa Lord ang kalakasan. Dahil minsan may mga hadlang, di po ba? Kinakailangan mapuno po tayo lagi ng lakas upang tayo po ay magtagumpay sa labanang ito. Ano po, yun po, ating po pakikibaka at pagpapahayag ng salita ng Diyos para po magamit tayo mightily and effectively in this final hours. Maging katawang po ng lingkod ng Diyos. At grabe nga po yung naranasan namin. Hindi pa man po nangangaral ang lingkod ng Diyos. Nandun na po talaga. At yun nga po, sabi nga po sa akin ng Panginoon, patuloy kitang bibigyan ng lakas para magamit kita mightily and effectively in this final hours. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon, ito po ang aking naranasan. Kaya po sa Kanya po ang papuri. Sa Kanya po ang pasasalamat. At ito po po si Sister Ollie po, yun po. Isishare niya po, yun po yung Sunday po yung pag-attend po namin sa main church. Magandang umaga po sa lahat. Nais ko pong i-share yung pong naranasan namin ng nakaraang linggo. Yung pong sinabi na kami a-attend, mga Monday pa lang po siguro, o yung mga, bago po mag-Monday ng March 1, ay Sunday ng March 1, sabi ko sa Lord, Lord, mangusap po kayo sa akin. Bigyan mo ko ng isang prophecy na talaga pong na mararamdaman ko po na ako po ay kinakausap nyo at parandamin po sa akin ang mahal nyo ako. Kasi yung mga nakaraan po, dinihina lang po ako na paprabasin ng lingkod ng Diyos. Pero yun po sabi ko, Lord, gumawa ko, minus ka. Ngayon pa lamang, i-bruce mo na ang mga pangyarihan mo.
na pagkilos sa bawat isa sa amin. Hindi lamang po ako na nagde-design na kumilos ka sa amin o mangusap ka sa amin. Pero alam niyo po bang hindi kami binigol ng Diyos? Yung pong araw na yon, hindi lamang po isang beses, dalawang beses po akong talaga pong nangusap at nag-prophecy ang lingkod ng Diyos. Kinausap po ako ng Panginoon at talagang sinabihan po ko, talagang yung pong tayo po tao lamang po nalolobat po tayo. Tayo po tao lamang talagang minsan nababalisa. Pero totoo po yung mga prophecy sa akin na talagang aburido, abalisa. Pero yung pong lobat na yun, sinarge po ng Panginoon. Amen! Ang dalawang kamay, yung mukha at pumikit. At katulad ng naranasan ng ating mga kapatid sa main church last Sunday, isa pa po yung mas malakas na kapangyarihan ng Diyos ang siyang mararanasan ng bawat isa sa oras at araw ng ito. Kaya muli natin pakanasain ang malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message, full of power, na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon at patuloy na pang gagamitin upang galingin ang lahat ng tao sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperpektong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Yes.
Hallelujah!
Joseph. It is not an accident that the Lord brought us here in this place. It is not an accident that you are watching and listening right now. God is the author. The Lord will save you, will heal you, will make miracles in your life. In this place, in this church, in this fellowship, the Lord will cause you to prosper and prosper more. And the Lord will use you mightily, effectively in this final hour. Pag-sabi nga po natin, in His time, He makes all things beautiful. Di ba, hindi naman sumasabay eh. Tingin na lang tingin sa ganda ng lalaki ko, ang hirap eh. Sabihin natin, in His time, He makes all things beautiful. Yan, sa aklat ng Ecclesiastes 3:11. So we open our Bible in the book of Ecclesiastes 3:11. Mangangaral 3:11. The book written by King Solomon, the son of King David, the successor of King David. Ecclesiastes 3:11. Mangangaral 3:11. It says here, in His time, He makes all things beautiful. Sa kanyang kapanahunan, ang lahat ng bagay ay nagiging maganda. Kaninong kapanahunan? Whose time? In Jesus' time, in God's time, or in His time. At ang sabi ng Biblia, He makes all things beautiful. Pakisabi, all things. Lahat daw po ng bagay ay nagiging maganda sa kapanahunan ng Diyos. It's not our time. It's not everybody's time. Hindi ang time natin. Hindi ang time ng sino pa man, kung hindi ang time ng Diyos o oras ng Diyos. Ibig sabihin, panahon ng Diyos. Amen. Yan. At nangyayari ang mga magagandang bagay sa pamamagitan ng Diyos. Nakakapahutang ito. Yan. Ang Diyos ang nagpapaganda ng lahat ng bagay. Minsan meron tayong mga katanungan, meron tayong mga sinasabi. Kagaya nung nakaraan na I was teaching in our outreach in Kamaring, Caloocan. We do have a church there. Binuwain tayo doon sa Kamaring, Caloocan. I was there sharing the gospel of Christ. Sabi na isang kapatid natin doon, Pastor, bakit ganon? Bakit yung mga panalangin ko parang hindi nasasagot? Amen. Meron din bang ganun dito? Meron akong panalangin na hindi nasasagot. Parang ang tagal-tagal na wala namang kasagutan. Na parang walang nangyayari, parang hindi nagbabago ang mga pagbabagay. Ang sagot sa ating katanungan, number one, maaaring hindi naman ito ang kalooban ng Diyos. Kapag tayo may pinapanalangin na walang kasagutan, maybe it is not the will of God. No matter how earnest, how hard, we pray, if it's not the will of God, then it will not take place. Hindi po mangyayari yun. Amin po ba? Amen. Yeah. So, yun ang isa sa ating kasagutan. And pangalawa, baka naman hindi pa talaga time ni Lord. Amen. Kagaya po ni Abraham, di ba? Do you know Abraham? Yeah. The father of faith, the father of all nations, the exalted father. No? Ang pangalan niya nung una is Abram, without an H, no? Pero mga kapampangan, talagang walang H yan eh. Kahit na anong gawin mo, walang H yan. Panginoong Jesus, sabi nila. So, Abram, without an H, ang ibig sabihin, exalted father. Nung tinaas na ama, then the Lord add an H. H is the name of God na ang ibig sabihin ng Abraham with H na po is the father of many nations. Ama ng mga o maraming bansa. Amen. So sa Abraham ay pinangakuan ng Diyos na magkakaanak. Amen. Ilang taon po siya noon nang pinangakuan siya ng Diyos? Ilang taon po siya noon? Yan. Sino sasagot? 18. Another guess. He was 75 at that time when the Lord made a promise to him that he will become a father. Even though he is already old and barren, bagaman siya ay baog at katanda na,
And yung sumayo na Sara, yung nasaray mo na siya, nag-sara, no? Eh, nag-menopause na po. Yeah. Ako hindi pa naman ako sa menopause. Bagamat marami na akong puti. Hindi, ako lang yan. So, he was about, he was 275 years old when the Lord made the promise to Abraham that he will become a father. At anong anong edad niya pinulpin ng Lord yung promise? 100. Ilang years ang lumipas? 25 years. Isipin mo. 25. Napakahaba ng taon, 25, bago sinagot ng Diyos. Bakit hindi siya sinagot ng Lord nung 76 lang siya? No. Bakit hindi siya sinagot ng Lord nung 80 lang siya? Amin po ba? Bakit 100 years old siya sinagot ng Diyos? Amen. Kasi yun ang perfect time ng Lord para sa kanya. Amen. May tao pa mo ba dito? Wala natang tao. So, ibig sabihin mga minamahal, may takdang panahon ang lahat ng bagay. And I believe with all of my heart kung bakit sinagot siya ng Diyos at the age of 100, saktong-sakto, no? Para ipakita sa kanya that God is a God of miracle. Magamat ang tanda niya sa everyday, hindi niya magkakaanak, baog pa, pinatagal pa ng Panginoon, pinaabot pa ng 100 years old, bago siya naging ama, para ipakita ng Panginoon that truly God is a God of miracle. Amen. Nothing is too difficult for the Lord. Nothing is too hard for the Lord. What is impossible with men are all possible with God. Yeah. Kaya nga nung binisita ng Panginoon, si Sarah sabi sa kanya, next year, no? You will have a son. Anong sabi ni Sarah? Natawa siya. She laughs, no? At ang sabi ng Panginoon, bakit ka natawa? Sabi niya, sa tanda kong ito, magkakaanak pa ako. Sipin mo. Sabi ng Panginoon, totoo, next year I will visit you again and you will have a son. And you will name him Isaac. Bakit Isaac? Because you laugh. Tumawa ka kasi. Isaac means tumawa. Amen po ba? Yes. Ano ba? Ano-ano ang kahulugan ng mga pangalan ninyo? My name is Ricardo. Came from the Spanish word recuerdo. Pamana. Amen. Kitawa po mo ba dito? Kaya ako ay pamana ng Diyos sa inyo. And my family name is Carillo. Came from the Spanish word chick. Pusingi. Kaya yung pusingi ko ay mangitim-ngitim. Mamula-mula. Nagkap lang. Nagiginig pa ho pa tayo. Kung mga kahulugan yung mga pangalan natin, huwag kayong maglalagay ng anak ninyo, Dolores. Huwag yung papangalanan ng Dolores yung anak ninyo. Kung meron ng Dolores, pabayaan mo na, pero huwag nang dagdagan pa yung mga Dolores. Dahil na ibig sabihin ng Dolores ay kalungkutan. Via Dolorosa. Oh, Viva Dolores. The way of suffering. The way of sadness. May tao pa huwag dito. Nais ng Panginoon, lagi tayong masaya. Amen? Amen! Yeah. You deserve to be happy. Amen? Amen? We deserve to be happy. Nais ng Diyos, happy tayo. Kasi sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord, happy ka. Yeah. Kaya dito, bawal ang malungkot kay Lord, bawal ang malungkot. Amen. Kaya pinasaya ng Lord si Sarah, at ang sabi ng Lord si Sarah, next year I will visit you again and you will have a son and you will call him and you will name him Isaac because you love, tumawa ka. So ano pong nangyari? Ayun, nagkaroon nga po ng anak si Isaac, and si Abraham, pinangalan ng Isaac. Amen. So kapag hindi sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin, baka hindi ito kalooban ng Lord. Huwag na po natin ipilit pa. No? We have each one of us, meron tayong sarili-sariling, kanya-kanya tayong destiny. No? Meron tayong destiny to fulfill. Hindi tayo pare-parehas, pati yung ating DNA, yung ating mga fingerprints, hindi pare-parehas yan. So dapat malaman natin kung ano yung will ng Lord sa ating buhay. Ano po? At kapag tayo na nalangin at hindi pa kalooban ng Lord, hindi pa niya tayo, huwag tayong magagalit. Amen.
Huwag natin ipilit yung atin. Sabi nga nila, pag hinog sa pilit ay mapalit, mapagla. Yan. So, kinakailangan talaga ay yung hinog talaga sa talagang sa puno. No, yung talagang napapanahong pagkahinog talaga. And God's answer is not too late and not too soon. Ang sagot ng Diyos ay hindi nauhuli at hindi rin nauuna. Amen po ba? So mahirap gumalaw na wala sa kalooban ng Panginoon. Kinakailangan tayo ay nasa gitna lamang ng kalooban ng Panginoon. Pag sinabi ng Diyos ito ang gawin natin, kahit na sa tingin natin mahirap, sumunod tayo sa Diyos at ang mahirap ay papadaliin ng ating Panginoon. Amen po ba? No, kapag sinabi naman ng Lord na wag, kahit tingin natin ay madali, huwag tayong tutuloy sapagkat hindi natin kasama ang Panginoon, brethren, we will not prosper. Hindi mo tayo magtatagumpay. So, ang right and blessing and promotion is not complete. No, we will not enjoy it or we will not enjoy it completely. Kagaya ng mga, kunyari, bayabas, no, pumitas ka ng bayabas, eh hindi pa hinog. Maaaring makain mo, pero hindi ka masisiyahan sapagkat hindi matamis. Amen. Amen mo ba? Gusto mo ba ng pagpapalang hindi ka lubos na nasisiyahan? May tao pa ho ba rito? Sino rito yung mga dalaga at mga binata? Hintayin ninyo yung takdang panahon na bigyan kayo ng Diyos ng tawa, ng tamang mapapangasawan. Amen. Para lubos kayong masiyahan. Hindi kayo namumroblema. Hindi sumasakit ang ulo ninyo. At kung meron naman dito nakapag-asawa na namumroblema at sumasakit ang ulo ninyo, pabayaan mo na, ipag-pray mo na lang. Ganyan na yan. Ayaw ng Lord na nagmamadali tayo. No? Meron tayong mga iniisip natin pagpapala. We are thinking that it is blessing and it's not. No? So instead of blessing, disaster ang ating nararanasan. So huwag tayong nagmamadali. Amen? No? Huwag tayong nagpapadala sa mga simbuyo ng ating mga damdamin. Kaya yung mga kabataan nito, mag-aaral muna. Amen? Sumunod sa mga magulang. No? Mag-aaral at maglingkod muna sa Panginoon. Hintayin yung takdang panahon ng Lord. No? Isang babae ang nagpunta, pagpapunta siya ng ibang bansa at wala siyang gagastusin paglipad niya ng ibang bansa bilang OFW. Then, namutang siya mong kaliganino. No? At sa kanyang pamumutang, walang nagpautang sa kanya. At sumasama ang kanyang loob. Amen. Dahil walang nagpapautang sa kanya, tuloy hindi siya nakalipad. Ang sama-sama ng loob niya. Natapos-tapos ang nabalitaan niya yung eroplanong dapat nasasakyan niya ay nag-crash. Amen! Dapat pala magpasalamat siya na walang nagpautang sa kanya. Dahil kung may nagpautang sa kanya, patay siya. Amen! Kaya kung walang nagpapautang sa iyo ay kasasama ang loob mo. Baka may mas magandang plano ang Lord. Amen? Palakpakan natin si Lord. So, dapat nalaman natin what is God's plans for us. And God's plan for us is always the best. Amen? Ito panagi ang the best para sa atin. Sabi nga ng Panginoon, maraming, there are ways that seem it right unto men, but the end thereof are ways of death. Proverbs 16:25. Maraming daan na akala natin mainam at mabuti ito, pero sa unang tingin, pero ang dulo pala'y kapahamakan. Proverbs 16:25. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do and your plan will succeed. No. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga gagawin, ang iyong mga plano, and your plan will succeed. Yung puno, no? Kaya kung may mga tayo ay kukuha ng kurso,
Huwag tayong padalos-dalos sa pag-pray natin ng gusto para sa mga graduate at kukuha ng kurso by next enrollment. No? Alamin natin kung ano talaga yung gusto natin. Amen po ba? Huwag lang yung gaya-gaya tayo. At mga magulang, huwag natin pinipilit yung ating mga anak sa gusto natin. Amen. Kung gusto niyang maging engineer, gusto mo nang maging doktor sa masya, huwag mo nang ipilit pa. Sapagat hindi yun ang gusto niya. Amen. Parehas lang kayong masasaktan. Napapahaw ka rito. Kagaya na isang kakilala ko, she's taking up accountancy. Pero ayaw niya nun. No? Pero paano niya sasabihin sa parents niya na hindi niya gusto yun? Kung maisipin mo. Kaya dapat ang mga magulang tinatanong din ang mga anak at ginagawa yan, anak, ano ba talaga ang gusto mo? Do you want to become a doctor or conductor? Amen. Huwag natin pinipwersa, huwag natin pinipilit yung bawal sa... Hayaan natin ako ano yung perfectong kalooban ng Lord siyang nagaganap. Amen. Kaya nga yung mga malilinggit na bata ay dinededicate natin sa Panginoon. Ang ibig sabihin, ang parents ay inaamin niya na ang kanyang anak ay hindi kanya, no? Kundi siya steward lamang. Pinagkatiwala ng Diyos sa kanya yung anak niya at kung ano yung kalooban ng Lord, so be it, no? Let God's will be done upon the child. Yun yung ibig sabihin ng dedication eh. Kitapahol ba rito? Kaya yung mga anak ninyong mga malilingkit dapat pinapadedicate natin sa Panginoon. At inaamin natin sa Panginoon, Lord, we are not the owners but just stewards, no? Kaya kung ano yung kalooban mo sa bata, ay siyang mangyari, siyang maganap. May tao pa ho ba rito? May mga plano tayo kung magkaminsan na pupunta sa ganitong lugar, mag-a-abroad, magbubuka sa ganitong business o mag-o-open ng ganitong business, dapat inaanam natin, tinatanong natin ang Panginoon. Alam niyo kung bakit maraming business na hindi nagpa-prosper? Because it's not the will of the Lord. No? Kaya maraming pera, nag-i-invest tayo sa ganitong business, tapos in the end, walang bunga. Minsan nasisisi pa natin si Lord. Nasabihin natin, Lord, pinag-pray namin ito, pinag-fasting namin ito, and yet, it didn't prosper. So, ano ang reason? Sapagkat hindi nga iyon ang kalooban ng Panginoon. Alam niyo, ang mensaheng ito ay manual ito sa ating lahat. Ano ibig sabihin ng manual? Hindi lamang ito para sa ngayon. Ito'y sa panghabang buhay natin ito na lagi nating hahanapin ang mukha, ang kalooban ng ating Panginoon. No? Lagi nating sasangguniin ang Panginoon, sabi ng Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. At ang saging ganoon sa Living Bible Version, and He will crown your effort with success. Nagiging pa huwag tayo. No? Kaya kung hinahanap natin ang kalooban ng Panginoon, no? Dapat bukas ang ating puso sa paghahanap sa kalooban ng Diyos. Nagiging pa huwag tayo. No? At kinakailangan tayong naghahanap palagi sa kalooban ng Panginoon. No? Maging sa mga mood ng Holy Spirit, no? Mapapansin natin itong si Felipe, no? Inilipad siya ng Espiritu para bahaginan ang Ethiopian eunuch. No? Dahil alam ng Lord na ang Ethiopian eunuch na ito ay ready na to accept Jesus as his Lord, God, and Savior. At nung na-evangelize niya ang eunuch, according to history, ang Ethiopian eunuch na ito ang ginamit ng Lord para sa kaligtasan naman doon sa Ethiopia. Naunawaan po ba ninyo ako? Yeah. So, ibig sabihin dito ay hayaan natin, no, na ang Panginoon, Holy Spirit ang siyang masunod sa ating mga buhay. Nasabi nga sa John 3:6, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to the Spirit. Na ibig sabihin ganun, kapag ang sarili natin, ang ating sinunod, no, magbubunga tayo ayon sa ating kakayanan naman. But if we will allow the Holy Spirit to move freely, no,
nakikita natin ng mas bunga, no? Ng kapangyarihan ng ating Panginoon. May tao pa ho ba rito? Kasi yun po, palakpakan natin si Lord. Kaya po mga minama, nang sabi nga noon, in His time, He makes all things beautiful. Sa kanyang takdang panahon, ay ginagawa niyang magaganda at mabubuti ang lahat ng bagay. Alam ba natin na ang Diyos, ang nais niya ay continuous blessings, na continuous promotions, blessing upon blessing, promotion upon promotion. Amen. Hindi nais ng Diyos sa kinagpala tayo, tapos hindi na tayo pagpapalaki. Hindi nais ng Lord na napromote tayo, tapos hindi na tayo mapupromote. Hindi nais ng Lord na tayo ay ginagamit mightily, tapos natatahimik tayo. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Lord ay patuloy tayong magamit. At ang sabi ng Biblia sa Acts 1:8, when the Holy Spirit comes on you, you will receive power. And you will be my witnesses in Jerusalem. Jerusalem is our hometown. Our family, our loved ones, our relatives. And you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea and Samaria. Judea and Samaria are our neighbors, no? Our friends, our classmates, our office mates, no? Those people over us and those people under us. Amen. No, yung mga nasa ibabaw natin, yung mga nasa ilalim natin, mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin, these are our Judea and Samaria. At ang sabi nga rin, and to the ends of the earth. Sa iba't ibang panig ng daigdig, no? Sa iba't ibang panig ng daigdig, ibig sabihin, pag ikaw ay ginamit ng Lord para makapagligtas ng kaluluwa, hindi lang mangyan sa lugar ninyo. Amen? Ihanda mo na ang sarili mo para humayo sa iba't ibang lugar at humayo sa iba't ibang bansa! Get ready for yourself to evangelize other provinces, other towns, other cities, and other nations of the world! Wala naman sa mga nagpapit. Hindi pwedeng sabihin, hanggang dito na lang ako sa lugar na ito. Hindi pwede. Kailangan bukas tayo. Maging sa pagkakaloob natin, no? Hindi pwedeng sabihin, dadali ako ngayon, ito yung ibibigay ko. Naka-ready na yan. Dapat bukas pa rin tayo. Pag sinabi ng Lord, bawasan mo, eh di bawasan mo. Pag sinabi ng Lord, dagdagan mo, eh di dagdagan mo. Dapat lagi tayong bukas. Amen. Amen. Tao pa mo ba rito? Hindi yung kalooban natin ang nasusunod, kundi yung kalooban ng ating Panginoon. At ang sabi ng Biblia, Matthew 28:19, no? Make disciples of all the nations. Lahat ng bansa ay gawin ninyong alagad ko. Amen? Amen. Lahat ng bansa, Mark 16:15, go into all the world and preach to every creature, every creation. Lahat ng nalikmulira, lahat ng nalalang ay dapat na maligtas. No? Punahin natin ang ating mga mahal sa buhay. Pagkatapos sa ating mga kaibigan, ang ating mga kapitbahay, ang ating mga classmates, ang ating mga office mates, ang ating mga boss, ang ating mga teachers, our students, ang ating mga subordinates, then, get ready and prepare ourselves para ma-evangelize naman ng maraming, dapat maraming lugar. Amen! Amen! Tayo ay pinapagpala ng Diyos to enjoy the blessing of God. And this is our inheritance. 3 John 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay mahirap. Kapag naghihirap ang isang tao, magsisihin si Pinoy. Walang kasalanan si Pino, dahil si Pino din, naubusan na rin ang buhok, naghihirap na rin. Namamroblema na rin siya. Kawawa naman, hindi na nga nakakapag-asawa. Nag-chop. So, kapag isang tao ay naghihirap, kasalanan niya. Dahil hindi kalooban na tayo ay naghihirap. Ang kalooban ng Diyos, beloved, I wish about all things, 3 John 2, that thou mayest prosper, be in health. Nasa lapunan tayong kalusugan, amen. Huwag tayong kain ng taba. Ng mga matatamis at mga maaalat. Amen.
Mag-exercise tayo at magdin naman tayo sa sobra sa exercise. Nasugdo lang, hindi na tayo kumain. Natawa pa ho ba rito? Alam ba ninyo, yung mahilig daw mag-selfie, eh, may problema ro konti sa isip yun. Yes. Meron daw anti-selfie vitamin or tablet or pill. Kaya hindi, pag hindi mo mapigilan sarili mo kasi selfie, eh may problema. Natawa pa ho ba rito? Ganoon. Pero kung paminsan-minsan lang yung selfie, okay lang. Kaya ang sabi nga noon sa aklat ng Matthew 24:14, and the gospel of the kingdom must be preached to all nations. Matthew 24:14, and the gospel of the kingdom must be preached to all nations. Yan. Amen po ba? Amen. Ganun din sa Lucas 24:46-47. Luke 24:46-47. Nasasaad sa banyan nakasulatan that the Messiah will suffer and die, and after 3 days will be resurrected from the grave. And the preaching of forgiveness and repentance, no? Must be preached to all the nations in the world. Nakikinig po ba tayo? Kaya dapat yung mind natin ay pangbuong mundo. Amen. Hindi lamang pang isang lugar o pang isang dako. Amen po ba? At kaya tayo pinapagpala ng Panginoon ay para ma-enjoy natin ang blessing ng Lord. Amen? Amen? Ulitin ko ulit, 3 John 2, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health as thy soul prosper. Prospereth. Para habang ang espiritu mo naman ay lumalago. Ano yung ating mana sa Panginoon? Mabuting kanusugan. Ano yung ating mana sa Panginoon? Ang ating kaligtasan, ang ating paglago espiritual. At ano yung ating mana sa Panginoon? Ang patuloy tayong pagpalain at patuloy na pagpalain ng ating Panginoon. Amen. Ay nagiging tagapangon at nagiging leader. Amen. We are the heads, not the tail. Naalala ko nga yung aking anak, itong second sem ng first year niya, taking legal management, ano po. Tapos eh, medyo sumakit yung ulo niya. Punta siya sa UST hospital, sa clinic ng UST, doon siya nag-aaral. Then pagbalik niya, kinokongrats siya. Congrats, sabi sa kanya. Natataka siya, bakit? You are not the president of the classroom. Matawa pa ho ba rito? Kalooban ng Panginoon na tayo'y nasa itaas. Amen? Kalooban ng Lord na tayo'y nasa unahan. Amen? Kalooban ng Lord na tayo'y malakas at malusog. Amen? Kalooban ng Lord na tayo'y sumasagana. Amen? Amen? Kalooban ng Lord na matataas yung grades natin, students. Amen? Kalooban ng Lord na tayo nag-graduate. Amen? Kalooban ng Lord na tayo may mga honors and medals and trophies. Amen! Amen. Talakpakan natin sa Lord. And this is all the glory of Holy Spirit. 10 John 2, I wish above all things that thou mayest prosper, be in hand and as thy soul prosper. Kaya itong papayag na ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo hindi nagaganap. Amen! Batang-bata pa si Solomon pero nakatakda siya para maging hari. Amen po ba? Naku, mag-aalas daw sila, nasisimula pa lang ako. Di bali. Pagputulin ko na hanggang alas 4 na lang ito. Pero meron siya kapatid na magandang lalaki, si Adonias. Sabi ni Adonias, ako magiging hari. Kaya nagdeklara siya na siya ang hari. Pero sabi ni Prophet Nathan sa nanay ni Solomon, si Bathsheba, huwag mong panindulutan yan. Pumunta ka kay King David at ipaalala mo ang promise niya that your son Solomon will succeed, no? King David as king, no? Kaya nagpunta si Bathsheba kay King Solomon para ipaalala yung pangako ng Diyos. Amen. At walang magawa si Hari David kundi ito pa rin yung pinangako niya. At ang sabi niya, sige, ilabas na si Solomon at lagyan siya ng corona, buhusan siya ng oil, ideklara na siya as my successor. Natawa pa ba ba dito? Paano kung pinabayaan na lamang ni Bathsheba at saka ni Solomon si Adonias
Tungan, mas magandang lalaki ka naman kesa sa akin eh. So ikaw na lang ang sumaging hari. Pero hindi niya pa, hindi niya pa pinahuntunutan. Amen! Kung ano'y nakalaan para sa kanya ay kinuha niya. Amen! Matawa sa hupa rito. Amen! E bakit ka papayag na pupunta ka ng impyerno at nasa bisyo at kasalanan kang papayag? Yes! Bakit ka papayag na ikaw ay naghihirap, nagdarahok at nagkakasakit? Huwag kang papayag! Bakit ka papayag na ikaw ay nagiging bench warmer na lang? Ayaw mo maging key player. Ayaw mong kunuhan, ayaw mong mag-add ng punto sa team mo. Kita ang pahumpa dito. Bakit mo inilalayo at inaalis ang sarili mo? Dito na lang ako sa tabi, kayo na lang humayo. Para sumagot pa yung aking mga rayuma rito at mga arthritis. Kita ang pahumpa dito. So dapat tayo ay merong bahagi ng sabi sa Awit chapter 2 verse 8, As of me, the nations of the earth, and I will give thee as thine inheritance. Matao pa rin ba dito? Hingin na sa akin ang buong mundo at ibibigay ko sa iyo bilang iyong mana. Amen. Inheritance din natin na maligtas natin ang buong mundo. Kalooban ng Lord na tayo ay magamit to save the world. No. At yung blessings ng mundo ay maranasan din natin. Amen? Amen. Makinig po kayo sa akin. Kapag nawin po natin ang buong mundo, hindi lamang po yung kaligtasan ng kanilang kaluluwa ang ating ma-enjoy. Ma-enjoy din po natin yung mga pagpapala ng mundo. Amen. Kaya tayo binibless ng Lord financially is to enjoy the blessings of God. And secondly, to finance the propagation of the gospel of Christ. Amen. At ang sabi ng Proverbs 11:24 and 25, yung mga taong bukas ang panad ay lalong nananalana. Amen. Pero yung mga taong tikom ang panad ay lalong naghihirap. Amen. So dapat nating ma-enjoy ang blessing ng Panginoon and not all of that to use the money, to use the blessings of God na pinagkatiwala sa akin to win the world for Jesus. Amen. Matawa pa ho ba ito? Naunawaan po ba ninyo ako? Kaya sabi ng Biblia, in His time, He makes all things beautiful. No? Nang ibig sabihin, dapat malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Ang hindi kalooban ng Diyos, huwag nating ipilit. At huwag nating hayaan na tayo ay gumagawa na wala sa kalooban ng Panginoon. Disaster lang yun. Hindi tayo magpa-prosper maging sa ating mga business, hindi magpa-prosper yan pag wala ang kamay ng Panginoon. Amen. Kinakailangan bago tayo mag-invest ng malaking halaga in a business, we have to seek the face of God. No? Yes. Alamin natin, Lord, ito ba'y kalooban mo po? No? Magpa-prosper po ba ako nito? No? Kinakailangan nating hanapin ang mukha ng ating Panginoon. Sabi nga nila, where God guides, He provides. No? Kapag tayo kung saan tayo dadalhin ng Panginoon, naroon ang biyaya ng ating Panginoon. Sabi nga sa Awit 27 verse 14, no? Ihintayin ko ang Panginoon, pagsabi ihintayin. Nang ibig sabihin, hindi ako gagalaw kung wala ang kalooban ng Diyos. Hindi ako kikilos kung wala ang kalooban ng Panginoon. Kita ako pangubah dito. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun ang gagawin ko. Yun ang papakanasain ko. Matao pa rin ba dito? At gusto kong sabihin sa inyo, dito na po ako magwawakas. Talaga magwawakas na talaga ako rito. Pero iba parang ayaw pa, yung iling-iling eh. 2015 is a year of great blessings and promotions for us. This is not the year of the goat or not the year of a sheep. Yes. This is the year of great blessings and promotions for us. Amen. Magkakaroon tayo ng sasakyan hindi mo pa nasakyan sa tanang buhay mo. Amen. Magkakaroon ka ng tirahan hindi mo pa natiran sa tanang buhay mo. Amen. You will put up more business and another business and it shall prosper, I tell you. Makakakuha ka ng honors and medals and trophies this year. Amen. Kaya hindi po ba kayo?
And the Bible declares that whatever the true prophet prophesy in the name of the Lord shall come to pass. Amen. At ano man daw ang sinasabi ng totoong propeta ng Panginoon ay nangyayari at nagaganap. At ano ang matatandaan na ang isang tao ay propeta ng Panginoon na kapag ang kanyang inihuna o pinurapi sa niya ay natupad, siya ay totoong ang propeta. Pero pag hindi natupad, siya ay isang mulang propeta. Kasi nagsabi ko sa inyo, dito sa totoong propeta ng Diyos sa huling papanahonan ito, ngayon 2015, magiging leader na sa isang leader na hindi ka naging leader noong nagdaang panahon. Naunawa po ninyo ako? Sino yung tinatanggap ito o nakikinig lang at matapos mo nang nangyayari? Hindi ka looban ng misyon. Magiging leader ka sa mas kung hindi ka leader noon, magiging leader ka ngayon. Amen. Kung naging leader ka, magiging nataas ba yung pagiging leader mo? Amen. Kung na-promote ka na, ano ka pang mapopromote? Kung tumaas yung ranking mo, yung honors mo, naka-receive ka ng trophies and medals, mas dadami pa yan, mas lalaki pa yan. Nakain ka pa ng mas masarap, mas masarap ka ng mas masarap. Lalaki pa yung business mo, dadami pa yung business mo. Gaganda pa yung bumuhay mo, gaganda pa yung sasakyan mo. Amen! Amen! Ito ba kayo? Amen! Kaya magagalap yan ngayong taong ito. Amen! Ngayong taong ito. Yes, and even I tell you, thus said the Lord thy God, you will travel from one place to another, and you will travel from one nation to another. So ibukas mo ang buhay mo, ibukas mo ang puso mo. Maniwala ka, saksak. Kailangan maintindihan natin, maunawaan natin ang kalooban ng Panginoon. Meron mga ebanghelista para tayo iligtas at gawan tayo ng himala. Meron mga pastor para alagaan tayo at huwag tayo maligaw manihis ng landas. Meron mga guru para tayo panalimin. Para hindi tayo naniniwala kila Kibuloy, kila Wilda Elmeda, sa mga iglesia ng Kristo, etc. Lalo na kita ating lahat. Meron tayong mga propeta upang sa ganoon ay tayo ay gabayan at hindi tayo maligaw at manihis ng landas. Meron din tayong mga pastor upang sa ganoon tayo ay pamahalaan. Sapagat kung saksagan ang ating lamang ay hindi natin kaya, kinakailangan natin ng mga tatay at mga nanay. Amen. Amen. May tao pa ho ba rito? Amen. So mga minamahal, bilang totoong propeta ng Panginoong Diyos sa buhay, ay sinasabi ko sa inyo, itong taon ito, 2015, is a year of just not just blessing and promotion, I tell you, but this is the year of great blessings. Amen. You will be shocked, you will be amazed, and you will be surprised. Amen. Dahil biglang tataas yung ranking mo, yung honor mo, yung medal mo, yung trophy mo, lalaki yung mga business mo, lalaki yung business mo, magpa-brand trade ka. Hallelujah! Mag-aaral ng mga authorities, mag-aaral ng mga chapters. Yan ang kanooban ng Lord. Kailan yan? Ngayon! 30-15, amen? No, 20-15. Ngayong taong ito. Kaya pag ito'y narinig, next year, wala na, hindi na-updated yung prophecy ko. Yung misa, may updated, pero yung prophecy ay hindi. Yes. So ilagay mo sa puso at isip mo, ito ang panahon ng paglaki, paglawak, paglakas, paglago, pagsigla, pagyaman mo! Sa isang kasalan, wala ng juice. Ang tawag nila, wine. Pero hindi wine yun, ha? Hindi yung San Miguel Light, ha? Hindi yung Emperor Light, hindi yung Red Horse, hindi yun. In heaven, there is no beer. Amen? That's why you don't drink beer here in earth. Kasi sa langit, wala naman yun. May tao pa mo ba rito? Saan yung coffee pwede? Coffee. Misa, nagturo ako sa may mga sa mga nagbabantay sa Malacanang ng mga sundalo. Nagturo ako sa kanila. Sabi sa akin ng isang sundalo ron, Pastor! Sabi niya, di ba pwede kami minum ng beer? Sabi ko, pwede! Beer brand. Atas. Ha, 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 ha
Kasi nagturo ako sa may sa ambayon sa Port Bonifacio Agonal, yata mga sundado rin. Mga opisyalis, sabi sa akin, Pastor! Di ba pwedeng mamugad sa ibang pugad? babalik naman ulit sa sariling pugad eh. Sabi ko, ang problema mo kung magkamisan, hindi na nakakabalik sa sariling pugad. Yun ang problema. So mga minamahal, doon po sa kasalan, ano po, ay merong Diyos, ubos na yung Diyos. Nandun din si Jesus, nandun din si Mary, na naging ina ni Jesus sa laman. Naging lang ang niya tunay na ina, pansamantay lang. Ang sabi ni Mary kay Jesus, wala na silang Diyos or Allah. At anong sabi ni Jesus? Ginang, isang pag-alam. No? Pero hindi naman na sinabi niya nanay, mami, hindi. Ang sabi niya, ginang, huwag mo akong pangunahan. Do not involve me. My time has not yet come. At anong ginawa ni Mary? Sundin niyo siya. Do whatever He tells you to do. Iyan dapat tayo. Amen. Nakikinig tayo sa Diyos. Inaalam natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Inaalam natin kung ano yung pangarap ng Panginoon. Amen. At hindi natin dapat pinipilit ang ating mga kagustuhan, yung mga nais natin, yung mga ibig natin. So anong ginawa ni Mary? Nag-ibuy siya. Anong sabi niya? Sundin ninyo kung ano yung pinag-uutos ni Jesus. Dapat ganyan din po tayo. Marunong tayo sa mga kay Jesus because Jesus is God. Amen. Kaya huwag tayo naniniwala sa mga Jehovah's Witnesses na wala raw Diyos. I mean na wala niya, hindi raw Diyos si Kristo. Kung Diyos man daw si Kristo, maliit na Diyos. Apong Diyos. Pero hindi po, si Kristo po ay Diyos at saka si Jehovah ay Diyos and Jehovah and Jesus are one. John 10:30. Nakikinig po rupan tayo. Amen. Isaiah 9:6, Jesus is called the Everlasting Father. Amen. Pero bago ako magtapos ng lubos, talaga bang may forever? Ha? Meron mo talaga forever? Sa mundong ibabo na ito ay walang forever. Everyone, everybody are subject to change without prior notice. Everyone is subject to change without prior notice. And there is only one forever. And that is Jesus. Amen. He is forever. Forever God, forever faithful. Amen. And His promises, He is faithful to His promises forever. Amen. Amen. Kaya sa mundong ibabo na ito, walang forever. Isa lang ang forever, si Jesus. Amen. So, glory to God. So, ang nangyari, sumunod sila. So, ang nangyari, nagutos na si Jesus. Sabi ni Jesus, punuin ang mga tapayan ng tubig. Tubig lang, ha? No? Anong ginawa niya? Ginawa niya ano? O ginawa niya masarap na Diyos. No? At yung Diyos na iyon ay pasarap ng pasarap ng pasarap ng pasarap. Amen! Habang tumatagal yung Diyos ang pasarap ng pasarap ng pasarap ng pasarap ng pasarap at ito ang ibig kong tuhuyin sa inyo at dito na ako magwawakas kung tayo ay susunod sa Diyos at patuloy na susunod sa Diyos ang ating buhay ay paganda na paganda na paganda pasaya na pasaya na pasaya na pasaya pasaya na pasaya na pasaya na pasaya na pasaya na ang ating buhay ay pengi na pengi na pengi. Amen! Kaya baka Marso na, hindi pa tayo nagbibigay ng press mo sa ibigay mo na. Amen! Baka malapit ang dumating si Kristo and we are not yet giving our tithes and offering faithfully to God. May tayo pa hunger rito. It is better late than never. Masabutin ng mahuli na tayo, huwag lang tayong maiwan. May tayo pa hunger rito. Dapat lagi tayong gumigita sa kalooban ng Lord in the Bible, in the book of Bible, in the Bible says, in the Proverbs chapter 3 verse 10, di ba? Anong sabi ganoon? No? Kapag binigay natin ang unang bunga, amen, ng ating mga ani, anong sabi ng Biblia? Aapaw yung ating mga pagpapala. Nagigiling purhol pa tayo. Aapaw. Isipin mo, nung sinabi ni Mary na,
Sundin ninyo siya. Nakinig naman sila. Sabi ni Lord, lagyan ng tubig yung mga tapayan. Sumunos naman sila, tubig lang yun, ha? Pero nung ginawa ng Lord, nung ginawa ng Lord, nung humala ako, ay pasarap ng pasarap. Ito ang kalooban ng Lord. Ang kalooban ng Lord, ang ating gawain ay palaki ng palaki, palawak ng palakas, palawak ng palakas, palakas ng palakas. Eh, nagbubulong na ako. Saan natatagpuan yan? In the book of John, chapter 2. No? Beginning verse 1 hanggang verse 10. Makikita natin yung istorya niyan. John chapter 2, beginning verse 1 hanggang verse 10. Pwede nyo nilang pumasahin yan. Yung juice na ito ay paano ng paano. Pasarap ng pasarap. So nasaan ang tagumpay? Nasa pagsunod lang kay Lord. In His time, He makes all things beautiful. Sino ang nagpapaganda ng lahat ng bagay? Si Lord. Kailan niya ginagawa niya sa takdang panahon niya. At kinakailangan natin malaman ang takdang panahon ng Diyos. Kinakailangan natin malaman ang utos ng ating Panginoon. At huwag kayong pahuhuli. Mga estudyante, lahat ng kompetisyon, labanan ninyo, mananalo kayo. Ako ngayon, nagulat sa anak ko, nagsaka ko sa anak ko. Pag-uwi niya ng bahay, sabi niya, Pa, sabi niya para sa mama niya, eh, galing ako ng klinik kasi masakit yung ulo ko eh. Tapos pagbalik ko, kinakongratulate din ako, nagputuhan ako na sila kung pala yung presidente. Pero ang totoo lang, pinarapisay ko na sa kanya yun. Nung gumraduate siya ng high school, presidente talaga siya ng classroom nila at siya ang presidente ng student council nila. Nauna siya pumasok ng UST, hindi siya kilala, tahimik siya. Pero after na isang SEM, dislister na siya, honor student na siya. Masara pa ako ba dito? Sinikwento ko siya sa inyo para hindi para ipagmalaki siya, para patuloy siya ipag-pray. Ipag-pray kami. At habang patuloy namin, hindi kayo pinapag-pray. Amen! Pinakwento ko ito sa inyo sapagkat, mga estudyante, ang grace ninyo ay pataas ng pataas. Amen! Amen! Ang honors ninyo ay pataas ng pataas. Amen! Amen! Ang mga medals sa mga trophies ninyo ay pataas ng pataas. Amen! Amen! Ang ating mga visas ay panlaki ng panlaki at palago ng palago. Amen! Pasagana tayo ng pasagana sa mga ito ang kalooban ng Panginoon. Hanggat tayo ay sumusunod sa perfectong kalooban ng ating Panginoon. Amen. Hindi ko na ma-elaborate pa. I cannot enumerate or I cannot put in detail. Ano po? Umaisa-isa yung pagsunod. Pero isa lamang po ito. Lagi natin hanapin ang kalooban ng Panginoon. Amen. Sabi nga, lack of counsel. Kung walang pagpapayo, disaster. But many advisors, we shall prosper. Marami na po akong prophecy na tupad. Nang nakita ko yung mga business pala na palaki ng palaki. At hinihikayat ako na i-bless yung mga business na iyan, pero binubulong sa akin ng Lord, magbabagsakan ang mga business na iyan. At sinabi ko yon sa mag-asawa, babagsak yung business ninyo. Bakit? Eh, hindi na kayo pinaparayorte na ninyo yung business ninyo eh. Yes, and this is true. Hindi sila naniwala sa akin. Then parami nga ng parami ang business nila eh. Pero sabi ko, babagsak ang business ninyo sapagkat hindi kayo, hindi nyo na ginauna ang Lord. The Bible says in Matthew 6:33, seek ye first His kingdom, and all these things shall be added unto you. At dumating ang time, nagbagsakan yung business, nagkautang-utang milyong utang sa credit card. Patay. At dumating sa akin, umiiyak, humahangkulikul. Kitao pa mo ba rito? Wala namang magawa kundi ipanalangin, yakapin, lalaki yun. At bigyan ng konti, panggasolina mo. Itaas ako ng balita. In His time, He makes all things beautiful. Ayaw ng Lord na tayo ay nagbubukas ng business na hindi natin hinihinahanap ang mukha ng Panginoon. Ayaw ng Lord na kumukuha tayo ng puso na hindi natin hinahanap ang mukha ng Lord. Ayaw natin gumagalaw at tumikil. Ayaw ng Lord na gumagalaw at tumikilos tayo na wala ang pagsama ng Lord. We shall not prosper. Alam na natin ang Ecclesiastes 3:11 na ito. So, in fact, kanta nga ito, di ba? In His time, He makes all things beautiful. In His time. Alam na natin ito.
This message is just a reminder for us. Isang paalala lang sa ating lahat. May tao pa ho ba rito? Kaya, in His time, He makes all things beautiful. Pag hindi ka looban ng Lord, pag ipilit, huwag din gawing hinog sa pilit. At huwag din tayong nauuna. Hanapin natin ang mukha ng Lord. Matuto tayong maghintay sa kalooban ng Lord, sa magandang panukala ng Panginoon. Amen. Hindi na nga, hindi po rin nakita mo si ganito at meron ng ganyan. Gusto mo nga rin magkaroon ng ganyan. Hindi po yun. Masang inggit lang eh. Hayaan mo siya magkaroon ng ganyan. Gusto niya magkaroon ng electric stove, hayaan mo siya. Gusto niya magkaroon ng electric iron, hayaan mo siya. Gusto niya magkaroon ng electric chair, hayaan mo siya. Hindi po rin nakita mo, meron siyang iPhone 6 Plus eh. Gusto mo rin, magkaroon ka ng iPhone 6 Plus. Eh, yung pinibigay sa'yo ng Panginoon, Note 4. Itanda po mo, Note 4. Itawag na po pa dito. Ano ba ang ibig kong tukuyin? Huwag natin ipilit ang hindi kalooban ng Diyos at kinakailangan kung ano yung kalooban ng Diyos mangyari at maganap sa atin. At huwag tayong mauna at huwag tayong papahuli sa oras at panahon ng Panginoon sapagat nandiyan ang biyaya ng ating Panginoon. Amen? So tayo lahat ay magkakasya. Hallelujah. Ito po ang pinaturo sa akin ng Diyos ngayon sa lugar na ito. Ito ang pinuturo sa akin ngayon ng Panginoon ngayong araw na ito. Ang mensaheng ito ay nireveal sa akin ng Lord, pinahayag sa akin ng Panginoon. Hindi ko ito ipinangaral last Sunday. Hindi ko ito pinangaral ng mga nagdaang mga Sunday pa. This is a fresh revelation from the Lord. This message is a fresh revelation from the Lord. Why? You know why? Sapagkat God revealed to me that you are seeking the face of God. Amen. You are seeking the will of God. Amen. You are asking for a direction. You are asking for confirmation. Amen. And even I say unto you, this is the church that the Lord has made and the Lord brought you here for a divine purpose. Yes. Ito ang church na pinagdalan sa iyo ng Panginoon. Ito ang lugar na pinagdalan sa iyo ng Panginoon. Dito ka pala sa ganaan, palalakihin, palalawakin, palalaguin ng Panginoon. Dito kayo be-blessed ng Lord mightily, effectively in this final hour. Kasi sa magitan ng lugar nito ng iglesia nito, you will move around the world and you will preach the gospel of Christ throughout the nations of the world. Hallelujah! At sinasabi ko sa inyo, truly ang inyong mga grades ay tataas. Ang inyong mga ranking ay lalaki at lalago at lalawak. Dadami! At sinasabi ko sa inyo, ang mga long-standing prayer ninyo ay masasagot na ngayon. Ang mga pangarap ninyo na walang kasagutan, makakaroon na ng kasagutan ngayon. Hallelujah! Hallelujah! So get ready! Dumating ako sa takdang panahon ito para bigay sa iyo ang confirmation. At sinasabi ng Panginoon na huwag tayong maun at huwag tayong worry. Kung tayo nagmamadali, dapat natin laging hinahanap ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah! Kaya sa araw at oras na ito, ibibigay natin ang lubos ng ating buhay sa Panginoon. Tatanggapin natin si Christ bilang Lord and Savior ng ating buhay para pamasok tayo ng kalangitan. Tumanggap ng agarin at tumanggap ng himala. And at all of that, patuloy natin ibibigay ang ating buhay sa Panginoon. We will continually love and serve Jesus more and more. At upang patuloy natin maranasan ang kaputihan at kaputihan ng ating Panginoong Diyos sa buhay. Hallelujah! Sing it again, Hebrew!
hindi pa si Jesus ang Diyos Panginoon ng iyong buhay, hindi ka papasok ng lahi. Kinakailangan mong tanggapin si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo. At mararanasan mo ang pagbabagong buhay ng Diyos. Mararanasan mo kagalingan at ang himalaan ng Panginoon. Hallelujah! Kinakailangan ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Para ka lamang isang alo na sinisiklot-siklot na walang direksyon. Kapag hindi si Jesus at Diyos at ang Panginoon ng iyong buhay. Kaya hindi mo pati natin at si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo. This is not the time for you to accept Jesus as your Lord, God, and Savior. Kaya sa oras na ito, maging lahat ng mga nandito ay gusto lang mabigyan ng chance sa mga nandito maging mga nakikinig at nanonood para makaranas ng buhay ng handa. Taas mo ang dalawang kamay patungo ng langit. Sabihin po natin ito, Panginoong Jesus, sa oras po ito, totohanan kong sinusuko ang buong buhay ko sa iyo. Wala sa oras na ito, aking sinasabi na ikaw na ang aking Diyos, ang aking Panginoon at ang aking tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa aking maling pagsamba, maling paniniwala, maling tradisyon, maling kinaugalian, maling kinamulatan. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga bisyo at kasalanan aking nagawa. Sapagkat sa oras na ito, ako po'y nagsisisi ng kasalanan, nagbabalik-loob sa iyo at tinatakwil ang lahat ng mga hindi tama sa aking buhay. At sa oras na ito, bukas ngayon ng aking puso, Jesus, pumasok ka. Ikaw na po ngayon ang aking Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Pangharian mo po ang aking buhay. Ikaw po, mula sa oras na ito, ang magmanebo na ng aking buhay. Itala mo po ang aking pangalan sa alam ng buhay doon sa kalangitan. Pagbaba po natin ang ating mga kamang mga kamay sa lahat ng mga tumanggap kay Christ bilang Lord at Savior ng alam buhay. The Bible says in 1 John 5:13, your name is written in the book of life. You have the eternal life in heaven. He who has Jesus in his life has eternal life. 1 John chapter 5, verse 13. Kaya sa oras naman ito, yung pong mga may sakit at karamdaman, kung meron pong may sakit at karamdaman, pwede po tayong lumapit sa harapan. And I will pray for you. Kung meron po, sige po, kung meron, lumapit po tayo sa harapan at huwag po tayong mahiya. Sige po. Tulungan lamang po ako ng mga ushers. Yan. At sa paglapit niyo po sa harapan, maniwala po tayo na ang Diyos po ay nagpapagaling. And listen very carefully. Nung nakaraan, nandun po ako sa kamarin sa ating gawain doon. At sabi ko sa isang kapatid natin doon, si Sister Benalyn. Sabi ko, Sister Benalyn, nauunawaan ko na ikaw ay dating may daughter at pinagaling ka ng Lord. Tama ba? Sabi niya, opo. Sabi ko, i-testify mo yun. Na dati kang may daughter at tapos ikaw ay pinagaling ng Lord. Kaya sa oras na ito, we have to believe that Jesus is the Lord. Jesus is the miracle working God. What is impossible with men are all possible with God. At hindi lamang po ang inyong mga sakit makaramdaman ang kayang pagalingin ng Diyos. Kaya rin tugulin ng Diyos ang inyong mga panalangin. If you have prayer request in your heart, then believe that God can answer all your prayers. Because you are more than enough. Yes, Lord. More than enough. More than enough for me. You hold the tire, my provider. You are more than enough for me. You hold the crapper, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me. Supply all my needs. Supply all my
So maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, put your hand on your chest. And whatever your sicknesses and diseases, God will heal you this day. God is a spirit. And He can touch you by His spirit. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, God is not limited by time, distance, and human space. As the Lord will heal people in this place, the Lord will heal you wherever you are right now. So put your hand on your chest and have faith in God. Ama, sa pangalan ng aming Panginoong sa Kristo, nakita niyo po ang bawat isa na nagpatong ng kamay sa kanilang mga puso. May kahilingang panalangin sa iyo. May karamdaman, nais na gumalik. Para sa kanyang sarili, pagin na rin po sa kanyang minamahal, yes, God in Jesus' name. Sa oras po ito, Ama, ibababaw ninyo ang inyong kapangyarihan. Pagalingin niyo po ang bawat sa gawa niyo po ng himala. Tanggalin niyo ang anumang germs, virus, bacteria, infection, anumang disease, anumang cancer, anumang ulcer, anumang kidney trouble, anumang karamdaman ito, O Diyos, in Jesus' name. Not even, Lord, yung mga kaguluhan sa mga puso't kaisipan, even the disharmony in the family and the, in the relationship of God. Father, in Jesus' name, I rebuke them all in Jesus' name. I bind them by the blood of the Lamb, and I command them all to go to Hades and never to return, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Every sickness and diseases be bound. I bind you by the blood of Jesus, in the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. At sa oras na ito, Panginoon, heal your people, I pray. Heal your people, I pray. Pura masyanda and receive it, O God, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. You are more than enough. Yes, Lord. Yes, I receive it right now in the mighty name of Jesus Christ.
Christ kasama sa Panginoon. Ito na ang buhay, wala na ang buhay. Ano man ang pain, wala na. Ano man ang iyak, wala na. Ano man sahit, ano man karamdaman, wala na ito. Huminan ng malalim sa mga kumilo, ang Panginoon ay nagpagaling sa amin sa araw na ito. Mura ka sino diyan na? Oh, thank you, Father God. Gina, Ashila. Okay, anong sakit mo bago ka napunta rito? Bakit ka nasa gente? Oo, nung nag-pray tayo, anong naramdaman mo? Nangingilig po yung kamay ko na hindi ko may taas, hindi ko siya may galaw. So ngayon, anong feeling mo ngayon? Yan, gumaan na po yung kanyang kamay na itataas na po niya. Una naman ang ating at patuloy ka ng pinagaling ng Panginoon yan. Kayo naman po, ano pong pangalan po nila? Harap po tayo sa kargo ng pastor. Ano pangalan po nila? Baby Marian. Yan. Ano pong sakit po ninyo pag po kayo napunta rito? Dati po akong pupunta na rito pangalawa na po. Oo, so, ako po. Ano pong karamdaman niyo bago po kayo nagbago tayo nag-pray? Yung kaya kong itatang puso nung isang araw. Ako. So ngayon po, matapos tayo mag-pray, ano pong naramdaman ninyo? May parang hangin na po magpupon sa likod ko. Mayroon pong hangin na umano sa likod ninyo. Madami. So ngayon po, ano na po ang pakaramdam po ninyo? Eh, kuminawa na po ito. Kuminawa na po. Sige po, maraming po salamat. Magaling na po tayo. Kuminawa na. Hallelujah. O sige, una tayo na yan. Ano pong pangalan po nila? Ako, so bago po kayo napunta nito, ano pong naramdaman po? Ano pong pakantang sakit po ninyo? Ako, yung karamdaman. Outlet po ako, tapos na bad stroke na. Okay. Diabetes, taga na po ng boyfriend ko, mga 2 months na po. Okay, so ngayon matapos po tayong mag-pray, ano pong nangyari? Gumawa po, pakiramdam po, apostol, tapos ako na po ulit pa, ako nangyulit na po ako, parang pagkumayag ko na, pakirin na po. So ngayon po, ano pong pakaramdam ninyo? Gumaan po, pakirin na po. Gumaan na po yung pakaramdam niya. Sige po, magkuna na po kayo, magkakaya sa huli kayo, pakirin ninyo. Na lalo sa doktor, kayo magaling na. Amen. Please, hindi po ba tayo tapos? Amen po ba? Okay lang. Gusto niyo pang mag-pray pa ako? Ha? Yan, yung pong mga may business at mag-o-open ng business at magbubukas pa ng maraming business at iba pa pang business, takbo po sa harapan para po tayo pagpalain ng Panginoon. Sige po, last prayer ko to siguro ito. Malibang init pa tayo ng Lord. Yes, Lord, you have said in thine word, in your time, you make all things beautiful. And Lord, when Mary give way and command the servants to obey Jesus. Lord, Jesus performed miracle in the place of Cana. At nagbigay ka po, Panginoong Jesucristo, ng Diyos na patuloy na sumasarap at sumasarap at sumasarap at sumasarap. So, Father God, it is your intention, Lord, na kami ay mag-prosper at patuloy na mag-prosper to enjoy the blessings of God, that we may enjoy your blessings and that we may proclaim to the world that you are good and you are good all the time. And Lord, we will also open our hearts and our hands to finance the gospel of Christ here on earth, to propagate the gospel of Christ in heaven and earth. Lord, our inheritance is the world. You have said in your word, Father God, that the gospel of the kingdom will be preached to all nations, and then the end will come. So, Father God, sila na mga nakikinig at nanonood, sila na mga lumapit sa harapan, na mga may business ngayon, at nagpo-open pa ng business, at nagpo-branch pa ng mga business. So, Father, I pray, ano man ang atake ng kaaway, tanggalin mo agad in Jesus' name. Maging smooth ang lahat, Panginoon. Ibigyan niyo mga tamang kapartner sa kanila, ang mga tamang tao sa kanila, Panginoon. Pigilin niyo po
pong mga aliporis ng diablo, huwag niyo pong hayaan na ang mga maling tao ay dumating sa kanila, ang mga maling trabahador ay dumating sa kanila. Father, give them divine protection. Father God, ang kanilang mga buhay, ang kanilang karyera, ang kanilang pamilya, Panginoon, ang protection ninyo, Panginoon, ang inyong dugo, at ang inyong mga angels ang magbarot sa kanila, Panginoon. And Father, I pray in Jesus' name, ibigay niyo pong katalinuhan sa kanila upang sa ganun mapamahalaan na nilang maayos ang kanilang mga negosyo at ang mga ibubuksan pa nilang mga negosyo at ang mga branch pa ng mga negosyo kanilang bubuksan, Panginoon. Makaisang puso nila kanilang mga mahal sa buhay. Lord, makaisang damdamin nila ang kanilang mga trabador at ang kanilang mga kasama, Panginoon. At sa oras ito, Ama, pura, Panigat, your blessing and your anointing, Panigat, upon them in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. And Father, I pray, as I touch these people, as I lay my hands upon these people, Father, I pray, let your anointing blow upon them in Jesus' name, the Son of the Living God, the Son of the Living God. Ora ka ka! Kariba sanda! Kariba saka! Kung magagawa niyo, huwag nang bumagsak, huwag na kayo bumagsak, huwag na kayo lang kayo, ha? Wala na kasi sasunod sa inyo. Yes! Ura baka marabasan na rabasiya, rabasan na. Ura baka rabasiya. Lumasok to. Ibisan natin masaka. Lumasok na. Sa mamumuting tao, Panginoon. At gamitin niyo ang buhay na aming lahat, kaming lahat na narito, to win our loved ones, families, and relatives, to win our neighbors and friends, and to win the nations of the world. Pura ba siyanda? At sa aking pansamantala, pagaling sa lugar na ito, Panginoon, iniiwan ko niyang banal na presensya, Panigad, and may be expanded, and may be grow, Panigad. Hallelujah! Quickly, rapidly, Panginoon. Napakabilis, Panginoon, hindi ko matipigilan. Pagpalain niyo ang aming radyo, ang aming television. Pagpalain niyo ang lahat ng aming churches, Panginoon. Wala ba the Philippine Islands and all over the nations of the world. Lahat ng mga attendee, lahat ng nananalangin na gayon sumusa sa Puerto Financial ay patuloy niyo pong pagpalain na kailangan. Salamat po, Diyos, ang marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At kung ating kayo po ay hindi po pinagpala ng Diyos sa inyong mga nakikinig at nanonood, ay pwede rin kayong magkaloob. Kayo ay kumontak sa 0922-851-6399, 0998-989-2963, 0922-851-6399, 0998-989-2963. At ang inyong mga kaloobin ng Diyan ay gagamitin natin upang sa ganoon ay tugunan ang lahat ng pangangailangan ng Iglesia at uhin natin ang buong mundo. Kung meron kayong katanungan, may prayer request, ano man ang pwede ipaglipod namin sa inyo, kayong mga nakikinig at nanonood, ay huwag mo kayong mahihila. Kayo ay mag-text o tumawag o mag-PM sa Facebook Kingdom of Jesus. Facebook Kingdom of Jesus sa YouTube KOJF. YouTube KOJF sa Twitter @CannotBeShaken. Twitter @CannotBe.
Shaken. Okay, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay. At bago tayo nag-iwala, isigyan natin ng chance yung mga na-late para magkaloob. Yung mga na-late, ay may para magbigyan po natin ng chance yung mga na-late. Kung kayo po'y nagbigay na kanina, so okay na po yun. Pero kung inaas, kasi na pang magbigay pa, sabi. No? At kung kayo naman po'y na-late, bigyan natin ng chance na kayo po'y magkaloob sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Praise God. Amen. Amen. Praise God. Amen. Maraming salamat po Diyos sa umabot mo ito. Sa iyong mga banal na salita ng muliraning mga abinames at pagkakitigan. Muli Panginoon, patuloy mo itong palugin, palaguin Panginoon Diyos sa aking puso na magsilbing gabay kalakasan Panginoon sa amin sa araw-araw na tulungan mo ako kami mo Diyos. Because God, as we always acknowledge, yes. And as I have always acknowledged, God, as you, that apart from you, Heavenly Father, I can do nothing. And we can do nothing, God, without you. Yes. Oh Lord, our Lord, our Savior, yes. We need your hand, oh Lord, yes. To guide us. We need your strength, we need your power, Lord, yes. To lead us. Yes. At ikaw, O Diyos, ang nakakamatid sa puso at isipan ng bawat isa ng ating sa amin ngayon. Ang mga dalangin, ang kanilang mga kahilingan, O Diyos. Tunay mo nga mong Panginoon, Diyos, sa suwi ng prayer this morning. Darin yung time, O God. And let it be done, O Lord. According to the very own purpose and very plan, Heavenly Father, that you have set for us in our earthly life. At dakilang Diyos, tulungan mo kami, Panginoon. Patuloy mo kami magsilbing ilaw at liwanag. Sa mga tao, Diyos, namin kung mga nakakasalamuha sa aming araw-araw. Unay po, Diyos, nagamitin mo nga po kami, Panginoon, na sila man, O Diyos, na aming po mga nakakasalamuha. Hindi man namin ipapangaral o nisyeshare, O Diyos, ang mga banal na salita sa amin, mga Diyos. Gawa ang pananalita. Pakikisalam mo, O Diyos, na nila pakita na wala na ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ay ang patuloy na Diyos aming sinasamba. Patuloy ng Diyos namin ang pinupuloy ng Diyos na siyang may tumalang namin. Muli O Diyos, sabi ko pansamantalang pagpaghihiwalay. Yes. Samahan mo Panginoon Diyos ang bawat isa. Yes. And God, we give all the glory and honor. Yes. And the mighty Holy Name of Christ Jesus, Lord, Lord, and Lord. Amen. Peace and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God.
love in the kingdom. So much love in the kingdom. So much love in the kingdom.